Hello guys! Ayan, magandang araw. Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, muli na naman tayong nagbabalik. So, for this video guys, mayroon tayo sasagutin ng mga katanungan mula sa ating mga viewers. Ayan, so, ang kanilang tanong guys, kung ma-approve ba daw sila kapag mayroon silang 10,000 monthly salary. Ayan, so, ito ang ating pag-usapan ngayon guys. So, sa mga bago pa lang sa aking content or sa aking YouTube channel, so huwag niyong kalimutan pindutin yung subscribe button sa baba guys. Ayan, so malapit na tayong mag 1,000 subscriber guys. Ayan, congrats sa atin. So sana po sa mga bago pa lang nakapanood nitong content ito, so sana ma-subscribe nito ang aking channel. At huwag nyo rin kalimutan pindutin yung notification bell for more videos. Alright guys, so ngayon, simulan na natin guys. Ating i-discuss kung ma-approve ba ang 10,000 na monthly salary ng isang aplikante sa pag-apply ng motorcycle loan. So, tara guys! So, kapag ikaw ay mayroong 10,000 minimum monthly salary guys, so at kapag may plano kang kukuha ng motor, so dapat isipin mong mabuti guys. So, pag-isipan nyong mabuti kung anong dapat na motor ang kukunin nyo na swak sa monthly na salary nyo na 10,000. For example guys, yan, 10,000 yung sahod mo, then kukuha ka ng motor na high-end na motor, just like Nmax or mga high-end na scooter, Aerox, Nmax. So sa tingin ko guys, as a CI, so talagang mahihirapan kayo sa monthly nitong motor na mga high-end kapag 10,000 lang yung monthly salary ninyo. Kasi po yung mga Nmax guys or mga Aerox is nagkakahalaga po yan ng mga 5,000 plus yung monthly amortization nito guys for 3 years. So talagang mahirapan ka kapag 10,000 lang ang sinasahod mo buwan-buwan. So kalahati sa monthly mo mapupunta na sa pagbabayad ng motor. So dapat talaga isipin yung mabuti. Kahit single ka guys, kahit single ka na tao, wala ka pang pamilya, wala ka pang responsibilidad na babayaran, hindi pa rin siguro sapat ang 10,000 para sa mga high-end na motor. So, dapat i-balance natin kung ano yung kinikita natin. So, dapat kukuha tayo ng motor na sakto lang din sa sahod natin. And guys, so sa mga gustong kumuha ng motor dito sa Motor Trade guys, so mayroon akong ginawang video. Ayan, kung paano at ano ang mga requirements sa pag-apply ng motorcycle loan dito sa Motor Trade. Ayan, so pakitingnan nyo itong, ayan, pakitingnan nyo sa aking YouTube channel guys. So, ayan, so makikita nyo doon. At paano maging mabilis ang pag-approve ng application nyo sa motorcycle loan dito sa Motor Trade. So, pwede nyong bisitahin pagkatapos nitong video guys. And guys, so as a CI guys, so mayroon akong i-advise sa inyo para ma-approve kayo kahit 10,000 lang ang minimum monthly salary niyo guys. So ayan, so dapat kukuha kayo ng motor guys na sapat lang sa sinasahod natin. Just like for example guys, so 10,000 ang monthly na income nyo, so kukuha tayo ng mga Honda Beat na mayroon lang pong itong 3,000 na mahigit na monthly amortization, mga Mio Sporty. At ayun guys, so mayroon ding mga second hand sa Motor Trade guys na mga good running condition pa or mga klase. Ayan, pwede niyong mag-applyan yan. Ma-approve kayo niyan kahit 10,000 lang ang
monthly salary nyo. Dahil sa mababa lang po ang mga yung mga monthly amortization ng mga second hand. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo. So ayan, so sa bago pa lang sa aking channel guys, ha, huwag niyong kalimutang si-subscribe. Ayan, pakipindot yung subscribe button sa baba. At huwag mo rin kalimutan pinutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videong i-upload. So alright guys, so sana nakatulong ito sa mga viewers na nanood. Sa nagtatanong, so sana nakatulong itong video. Alright guys, thank you sa inyong lahat.